Dalas ang pakay ng marami sa atin kapag magagawi sa Binondo o Chinatown. Number 1, syempre para makapag-shopping sa bagsak presyo ng mga sari-saring paninda sa Divisoria. Number 2, para mag-food crawl at makatikim ng pinaka-authentic na Chinese food, murang ginto at alahas, at makabili rin ng mga pampaswerte ala feng shui. And for number 2, isa lang ang pinupuntahan natin sa Binondo. At kung di nyo alam kung saan yan, dito lang naman yan sa Ongpin Street, named after the Filipino hero Roman Ongpin. Pero sa bidyong ito, hindi namin kayo dadalhin sa Binondo o bibigyan ng tips paano makipagtawaran ng presyo sa Ongpin Street. Sa bidyong ito, lalakarin natin hindi ang Ongpin Street, sa halip ay lalakarin natin ang buhay ng buong Ongpin clan in the Philippines. But before we start, don't forget to subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga inspiring stories and lessons gaya ng bidyo natin ngayon. Named after Chinoy revolutionary Roman Ongpin ang Ongpin Street sa Binondo. Nakilala si Roman Ongpin dahil sa masigasig na pagtulong nito sa mga Filipino revolutionary noong Spanish colonial rule sa bansa at noong Philippine-American War. Financer ng Katipunan si Roman Ongpin. At syempre, nagawa niya ito dahil sa success ng kanyang negosyo. Si Roman Ongpin ay anak ng Chinese immigrant mula sa Guangzhou, China na si Ongpin Ko o kilala rin bilang Simon Ongpin at ni Sinforosa Uymayko Tanbensiang. Paggawa at pagbebenta ng kandila ang kinabubuhay ng pamilya Ongpin. Minanan ni Roman Ongpin ang negosyong ito mula sa kanyang ama at pinalago ito. From a simple candle shop ay naging hardware store ito. Pero iba ang hardware store noon sa hardware store na alam natin ngayon. Noon ay general merchandise store ang itsura ng mga hardware store. Di gaya ngayon na construction materials at housewares ang mabibili sa mga hardwares. In 1883, at the age of 35, nagsimulang itayo ni Roman Ongpin ang hardware store na ito sa kahabaan ng Rosario Street sa Binondo na kanyang pinangalan ng L82 o sa Ingles ay The 82. Pinili ni Roman Ongpin ang pangalan o taong 82 bilang commemoration o pag-alala sa taong 1882 kung saan tinamaan ang Pilipinas ng napakaraming sakuna. Nagkaroon kasi ng cholera epidemic sa Pilipinas noong taong ito at ito rin ang taon kung kailan pumanaw si Simon Ongpin, ang ama ni Roman Ongpin sa edad na 63. Matatawag na parang isang department store ang L82 at masasabi o matatawag ring one of the first department store in the Philippines. Kung dati ay kandila lang ang binibenta ng pamilya, ngayon ay nagbebenta na rin ito ng sabon, mga damit, carriage supplies at construction supplies. Ang L82 din na nag-pioneer sa double accounting system at fixed price system kung saan fixed na ang presyo ng bilihin at hindi na pwedeng humingi ng tawad. Kinda ironic ano? Sa bargain o pakikipagtawaran ng presyo na kilala ang Ongpin Street at ang buong Binondo. At akala nyo ba ngayon lang nauso ang cash on delivery? Diyan kayo nagkakamali dahil noong 1880s pa lamang mayroon ng cash on delivery only and exclusive at L82. Gamit ang karuahe o courage ay pwede mag-order ng bilihin sa L82 at i-deliver nila ito gamit ang karuahe at syempre cash on delivery rin ang mode of payment nila noon. Ngunit mas naging patok sa mga customers ang L82 dahil sa tinda nito mga art supplies at film o photography materials na noon ay bagong teknolohiya pa lamang sa Pilipinas. Ang L82 lang naman kasi ang nag-iisang tindahan noon sa buong Maynila na eksklusibong nagtitinda ng art supplies at kagamitan sa camera o film. Kaya naman, isa sa mga naging suki ni Roman Ongpin ang national artists na sina Juan Luna at Felix Resurrecion Hidalgo. Dahil dito, naging malapit na kaibigan ni Roman Ongpin hindi lang sina Juan Luna at Felix Hidalgo, ngunit maging ang mga ilustrado noon, lalo na ang mga kasapi ng Katipunan at ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Dahil dito, naging involved si Roman Ongpin sa pagkilos ng mga ilustrado laban sa Spanish colonial rule. Naging hideout at meeting place ng mga ilustrado at ng Katipunan ang kaniyang tindahan. Bukod dito, si Roman Ongpin ay isa rin sa mga taong lihim na sumusuporta sa grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na suporta, pagkain at gamot hanggang sa katapusan ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Pagdating naman ng mga Amerikano sa bansa ay muli itong naging financer at taga-supply ng mga pagkain
pagkain at baril sa mga freedom fighters laban sa mga Amerikano. Dahil nga sa pagiging masugid na makabayan ni Roman Ongpin, dalawang beses na itong nakulong. Una ay noong panahon ng mga Kastila matapos matuklasan ang isang delivery cart ng L-82 na naglalaman ng mga baril na nakatago sa mga tumpok ng kahoy at mga bala na nakabalot sa mga lata ng pintura na para sana sa katipunan. Pangalawa, noong panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, siya ay muling hinuli at kinulong ng 7 buwan from December 1900 until March 1901 matapos mahuli siyang nagpapadala ng mga supply kay Emilio Aguinaldo and Company. Bukod sa pagiging isang makabayan, si Ramon ay kilala rin bilang tumutulong sa mga organisasyon na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Gaya na lamang ng Pascual Pobletes Casa Asilo de Invalidos Filipinos de Guerra at ng Union Obrera de Filipinas ni Isabelo de los Reyes. Si Ramon rin ay miyembro ng La Cámara de Comercio de las Islas Filipinas o ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands na kinabibilangan ng pinaka-prominenteng personalities in the business industry gaya ng pamilya Elizalde at Inchausti. Pumanaw sa sakit na heart failure si Roman Ongpin noong December 10, 1912. Sa edad na 67. Iniwan nito ang siyam na anak at asawang si Pascuala Domingo y la Encarnacion at minana naman ng kaniyang anak na si Alfonso Ongpin ang L-82. Dahil nga sa exclusive supplier ng art materials ang L-82, naging kauna-unahang art restoration specialist si Alfonso Ongpin. Sa katunayan, siya ang tinatawag na unang scholar at mananaliksik ng sining noong panahon ng mga ilustrado. Kaya naman binuksan ni Alfonso Ongpin ang Proseso Ongpin, believed to be the first commercial art restoration in the Philippines. Si Alfonso Ongpin din ang sinasabing nag-iisang kayang mag-authenticate with 100% accuracy ng mga obra ni Juan Luna at Felix Hidalgo. Maliban sa Proseso Ongpin, binuksan din ni Alfonso ang Sociedad de Tiradores, isang fencing school noong 1907. Gaya ng kaniyang amang si Ramon Ongpin, isa ring makabayan si Alfonso, kilalang Rizalista o yung mga tinatawag na masugid na tagahanga ng pambansang bayani. Pinaniniwalaan na ang pamilya Ongpin ang nag-claim sa katawan ni Jose Rizal at ng kanyang mga personal na gamit at nag-ayos ng paglilibing sa Paco Cemetery habang ang pamilya Rizal ay nagtatago matapos ang execution ng bayani sa Bagong Bayan. Ang mga gamit naman ni Rizal na naka-exhibit sa Rizal Museum sa Fort Santiago kasama na ang mga damit, sculptures, and note ay donation ni Alfonso Ongpin. Sa kasamaang palad, ang yaman at impluensya ng pamilya Ongpin ay nahadlangan ng World War II. Unti-unting naubos ang yaman ng pamilya at nagsara ang mga negosyo ng mga ito sa Binondo kasama na ang L-82. Binenta rin ni Alfonso ang karamihan sa mga naipon nitong obra mula sa mga tanyag na pintor, mga obra maestra ni Juan Luna, Felix Hidalgo, Jorge Pineda at Teodoro Buenaventura. Primary client ni Alfonso Ongpin si Luis Maria Araneta, anak ng Philippine First Secretary of Justice Gregorio Araneta. Si Alfonso Ongpin din ang nagsilbing art advisor ni Luis Maria Araneta sa expansion ng art collection nito. At dahil nga nasa idang yaman ng pamilya, nagsimula muli sa wala ang mga sumunod na henerasyon ng Ongpin. Ang pinakasikat ngayon na Ongpin, ang bilyonaryong si Roberto Bobby Ongpin, started from scratch. Bagamat apo siya ni Alfonso Ongpin sa anak nitong si Luis Ongpin, hindi nabuhay sa marangyang buhay si Bobby Ongpin. Ang ama nitong si Luis Ongpin ay simpleng accountant lamang sa isang stock brokerage firm at hindi sapat ang kita nito para sa 7 anak. Kabilang na si Bobby. Kwento pa ni Bobby at ng kapatid nitong si Jaime Jimmy Ongpin, madalas silang natutulog na gutom dahil hindi sapat ang kinikita ng ama. Hindi rin sapat ang kinikita ni Luis para pag-aralin sa pribadong paaralan sina Bobby at Jimmy. Kaya naman umasa sa educational scholarship ang magkapatid para makapagtapos ng pag-aaral. Graduate ng Ateneo de Manila University ang magkapatid sa kursong Business Administration at kapwa nakakuha ng scholarship para sa master's program sa Harvard Business School. Pagka-graduate sa kolehiyo ay parehong nagtrabaho ang mga ito sa Procter & Gamble o P&G. Dahil mula sa mga bigating universidad ang magkapatid na Ongpin, talaga namang bigating din ang mga posisyong hinawakan ng mga ito sa mga malalaking korporasyon. Hindi nagtagal sa P&G ang magkapatid at gumawa ng sarili nilang mga pangalan sa business industry. Hindi kinalaunan ay sumali sa oldest mining company in the Philippines o Benguet Corporation
si Jimmy at naging first Filipino president nito, habang si Bobby naman ay na-recruit ng Sisip, Gores, and Velayo to become Asia's largest accounting firm, kung saan siya ay gumawa ng pangalan bilang isang aggressive businessman. Kinalaunan, from being a manager ay naging official business partner na ito ng Sisip, Gores, Velayo and Company or SGV mula 1964 to 1979. Dahil dito, napansin siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at inalok siya ng pwesto sa gabinete nito. Inalok siya nito na maging Minister of Trade and Industry. Hindi agad pumayag si Bobby Ongpin sa posisyong ito dahil kapag tinanggap niya ito ay iiwan niya ang kanyang lucrative position sa SGV. But nonetheless, tinanggap pa rin ni Bobby ang alok na posisyon ni Marcos. At noong 1979, naging pinakabatang Minister of Trade and Industries ng Pilipinas si Bobby Ongpin sa edad na 42 years old. Dito siya nakilala bilang isang technocrat. Noong 1984, dahil sa lumalalang krisis sa bansa ay umabot sa 30 pesos ang palitan ng piso sa dolyar. Isa itong bad indication na masama o hindi maganda ang lagay ng ekonomiya sa Pilipinas. Kaya naman, si Bobby Ongpin ang kinikilalang nagpalakas ng halaga ng piso sa pamamagitan ng pagtatatag ng Binondo Central Bank. Pagdating naman ng People Power Revolution at ng pagbagsak ng diktadorya ng Marcos, nagbitiw na rin sa kaniyang pwesto si Bobby Ongpin at mas piniling mag-focus sa negosyo. Kung si Bobby Ongpin ay nasa panig ng mga Marcos, ang kapatid naman nito na si Jaime Ongpin ay nasa panig ng mahigpit na karibal sa politika ng mga Marcos. Si Jaime ay naging mahigpit na kritiko ng economic policies ni Marcos maging ng kaniyang kapatid. Katunayan, nag-publish pa ito ng napakaraming sulat laban sa economic policies ng mga Marcos na naipublish pa sa Asian Wall Street Journal. Kabilang sa angry letters nito ang tinawag niyang 11 Major Infuriating Problems, isang satirical tirade laban sa 11 major industrial projects na brainchild ng kanyang kapatid na si Bobby Ongpin bilang trade minister ni Marcos. Dahil sa mga kritisismo nito sa economic policies ni Marcos, tinawag siyang the leader of the business opposition to Marcos ng International Press. Pagkatapos naman ng People Power Revolution, naging Secretary of Finance siya ni Cory Aquino. Sa kasamaang palad, si Jaime Jimmy Ongpin ay pumanaw matapos mag-suicide sa loob ng kaniyang opisina. Samantala, pagkatapos ng People Power ay nag-focus sa pagtatayo ng sariling negosyo si Bobby Ongpin. Kasama si Benito Tan Guat, in-establish nila ang Bell Corporation na siyang developer ng Tagaytay Highlands. Ngunit napatalsik din kinalaunan sa posisyon si Bobby Ongpin matapos ang 3.3 billion pesos investment write-offs na ginawa, allegedly, ni Bobby. Nag-venture rin sa online gambling industry si Bobby Ongpin na ma-acquire nito ang South Seas Oil and Mineral Exploration Company Incorporated, a mining and exploration company on 1979. Ginawa niya itong Philweb.com Incorporated na ngayon ay mas kilala bilang Philweb Corporation na nagmamay-ari ng iba't ibang e-bingo at iba pang online gambling outfits. Sa kasalukuyan, si Gregorio Greggy Araneta III ang chairman ng Philweb Corporation matapos ibenta ni Bobby ang entire stake na Philweb to Greggy, the husband of former President Marcos' daughter Irene, for just 2 billion pesos. Mas naging kilala din si Bobby dahil sa pagiging chairman nito ng Alphaland Corporation na nagmamay-ari naman ng luxury resort na Balesin Island Club, Premier Luxury Condominium The Residence at the Makati Place, the Trip Advisory 2022 Best of the Best, the Alpha Suites, the exclusive Mountain Lodge Subdivision in Baguio, the Alphaland Baguio Mountain Lodges. Kung ang great-great-grandfather nito na si Roman Ongpin ay nakilala dahil sa friendship nito sa mga ilustrado, si Bobby Ongpin naman ay nakilala dahil sa friendship nito sa mga bigating businessmen and billionaires across Asia. Kasama sa bigating kaibigan ni Bobby Ongpin ay si Malaysian tycoon Robert Kwok. Nakumbinsi lang naman ni Bobby si Kwok na dalhin sa Pilipinas ang Shangri-La brand. Kaya naman, by 1992, nagbukas sa Mandaluyong ang Shangri-La Hotel and Mall. Dahil dito, naging director ito ng Makati Shangri-La Hotel and Resort Incorporated mula 2003 hanggang 2014. Bukod sa mga ito, naging affiliated din si Bobby Ongpin sa iba pang kumpanya. Nagsilbi itong chairman of the Philippine Bank of Communications Incorporated o PBCOM until 2012, Eastern Telecommunications Philippines Incorporated from 2006 until 2011, Sinophil Corporation, at ng Philippine Global Communications Inc. o Philcom. He also served as a vice chairman of Felix Mining Corporation.
Naging director naman ng mga kumpanyang Sinofil Corporation, Araneta Properties Incorporated, Ginebra San Miguel Corporation, Petron Corporation, San Miguel Corporation at PAL Holdings Incorporated and Philippine Airlines Incorporated si Ong Pin. Sa dami nga ng kumpanyang nahawakan ni Bobby ay pang 26 siya sa Philippines 50 richest list ng Forbes with estimated net worth of $830 million. Siyempre, hindi rin ligtas si Bobby Ong Pin sa mga kontrobersya. Nasangkot ito sa graft charges na may kaugnayan sa 660 million pesos behest loans anomaly in 2009. Kinalaunan, binasura naman ito ng Sandigan Bayan. Muli uling na headline sa mga balita ang pangalan ng mga Ong Pin matapos maging person of interest ang anak ni Bobby na si Julian Ong Pin sa pagkamatay ng artist na si Bree Johnson na natagpo ang walang buhay sa loob ng tinutuluyang hotel room sa La Union. Nakita rin sa loob ng hotel room ang 12 grams of cocaine na pagmamay-ari ni Julian. Binasura din ng korte ang drug cases laban kay Julian at ni-rule as suicide ang pagkamatay ng girlfriend nito na si Bree Johnson. Samantala, ang mga anak naman ni Jimmy Ong Pin ay gumawa rin ng sarili nilang pangalan minus the controversy. Hindi man nakapag-iwan ng material o financial na yaman sa mga apo nito si Alfonso Ong Pin, ang ipinamana naman nito ay ang hilig at galing ng mata pagdating sa sining sa great-granddaughter nito na si Lisa Ong Pin. Si Lisa Ong Pin Periquet ang founder ng annual Art Fair Philippines kung saan featured ang mga contemporary Filipino artists at ang kanilang mga obra. Layunin ng Art Fair Philippines na ma-feature o maipakita ang vibrant local art scene and to generate support for Filipino artists. Ang kapatid naman nitong si Rafael Apa Ong Pin ay dating artista at pinasok rin ng journalism and broadcasting. Synonymous ang pangalang Ong Pin sa mga pampaswerte. Lalo't sa Ong Pin Street sa Binondo na bibili ang maraming pampaswerte. Pero gayunpaman, hindi na puno ng swerte ang pamilya sa likod ng Ong Pin. Mas marami pa nga kung tutuusin na naging swerte dahil sa mga natulungan ng mga Ong Pin, lalo ng patriarch ng pamilya na Roman Ong Pin. Bittersweet kung tutuusin ang buhay ng bawat miyembro ng pamilya Ong Pin. But it was sweet because of their persistence to be on top, gaya na lang ni Roberto Bobby Ong Pin. Sino ba naman na mag-aakala na hindi lamang sa Ong Pin Street makikilala ang pamilya Ong Pin? Ngayon, maririnig na ang kanilang mga pangalan, kakabit ng mga luxury real estates and resorts. With all the luck, sana tayo rin. Kaya naman, send your wishes of luck sa aming comment section and i-share ang videong ito.